Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilip sila sa husay ko. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, kahit kalaban mo ay mabangis, ikay hindi bumabagsak parang presyo ng langis. Kahit na hikahos ay pinipilit, kahit ang ulam mo'y isang linggo na iniinit. Pambihira, bilib ako sa'yong pakikibaka. Kahit na walang laman ng tsampa, tipitaka. Kamagisip, matalas, matalim. Kawangis mo ang rosas na sa semento nakatanim. Pambihira, titig ka sa pagkait, inumin. Pero sumasarap ang ulam pag merong panauhin. Pambihira, ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilip sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira, sa pagbalsa ay mapayapa. Nagdasal sa may kapal at sa tangke ay sumagupa. Pambihira, sa harap ng krisis ay nakangiti. Nakikipagharutan at ang lakas ng kilite. Pambihira, ang galing niyo sa kusina at pagluto. Maya't maya'y umunguya sa dieta, di natuto. Pambihira, sa bawat problema di natitinag. Liwanag sa dilim sa bawat araw ng pagsinag. Pambihira, sa aking talino mo sila'y bilib. Pumapasa ka kahit ikay hindi nakikinig. Pambihira, mga talento mo'y umaapaw. Bumubulusok isang ganap na bulalakaw. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, lahat ginagawan ng paraan. Kahit sa butas ng karayong pilit niyang idadaan. Pambihira, lahat na paniwala mo sa kwento mo. Lahat ay napahanga sa lahat na naimbento mo. Pambihira, sa digmaan handang mamatay. Dugong nananalaytay ay handang ialay. Pambihira, sa husay mo lahat ay nakinabang. Lahat ay natawid mo sa tulay ng kahirapan. Pambihira, kapag inaapi ikay tahimik. Mag-isang nag-iisip sa isang tabi walang imik. Pambihira, kahit walang wala kinaya mo. Kahit kulang bigay sa'yo lahat ay pinagkasya mo. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilip sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, nakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, kahit mahirap ikay nagsikap na mapagaan ang nakadagal sa iyong balika. Pambihira, sa pamamagitan ng panalangin. Kahit anong suliranin ay kaya mong kalabanin. Pambihira, talo-talo pag merong diskusyon. Pero nagkakaisa kapag merong revolusyon. Pambihira, hindi umuuro sa mga hamon. Sinasalubong kahit ng pastaon na ang alon. Pambihira, mahilig sa balot at asusena. Pambihira, umibig kaya anak mo'y sandosena. Pambihira, ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilip sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, nakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, pambihira talagang Pinoy. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Art, kasama si Elle at Bluebird dito sa studio, at si Jeka Carillo ang aming audio engineer sa kanyang bahay. Welcome to our program, Filipino Excellence in the Middle East, isang programang napapanahon para mapakilala ang husay at kalinga ng mga Pilipino dito sa gitnang silangat at sa buong mundo. Good evening, Elle. Good evening, Art. Mukhang excited ka ngayong gabi. At hello to Jeka. Hindi naman sa bahay, sa kanyang headquarters. Natatawa si Daddy Blue. Sa kanyang studio. Sa kanyang headquarters. Sa kanyang studio. Magandang gabi sa iyo, Art, at magandang gabi sa iyo, Daddy Blue. Masaya ka ngayong gabi at marami tayong bisita. Yes. Saka, iba lang ang nasa niyan. Pag maraming bisita, kunti lang salita ko. Akala ko maraming bisita, maraming grasya. Yes. Oh, okay. So, alam mo, last time nakita-kita tayo, Blue, sa yung Bayanihan Festival, yes, Fiesta in Dubai, that was on the 27th of January. Ano? Masaya yon yung ginawa sa Zabil Park. Yes. At mabuhay po yung mga organizers, yung mga sponsors, of course, yung mga nagdalo doon sa fiesta. Pagtitipon na yun. At sumakit yung ngipin ko sa ice cream eh. Ilang beses kayong bumabalik doon. Ikaw ba, Daddy Blue, nakatikim nung ice cream na yun? Hindi. Wala yun ako nabutan. Kahapon ako. Kasi sa umaga, di ba, marathon. Oh, pala. Pero hindi ako tumakbo. Ikaw ay nag-cover. Nag-cover lang kami yan sa marathon. Trabaho. So, yun. Ano ba yun? Ano ba yan? Sige, malalaman nila mamaya.
bago matapos ang programa. Awoo! Okay. Gusto ko munang bumati sa lahat ng tagapakinig ngayon at lalo na yung mga guests natin dito sa ating studio at yung kanilang mga bisita. Alam kong sasama kayong makipagpuyatan at may surpresa kami mamaya sa inyo. Sana gising pa kayo. At kahit na malalim ang gabi, parang isang asong ulol. Sumisigaw si Tito Art. Okay, go ahead. Ano ba meron ngayong gabi? Oh, sana sana dumating yung aeroplano on time para mapakinggan natin mga listeners, yung mga aw! Okay. Tama ba yun? Tama ba yung pag ano ko? Depende. Depende anong klaseng aso. Depende. Hindi na ba yung aso na nakapatay ng poodle? Ano? Nabasa ba ninyo yun sa isang dog show? It was very unfortunate. Oo. Anyway, eto na, diretso na tayo. Ha? Meron tayong magtatlong guest dito at ang topic po natin ngayon sa mga tagapakinig ay about Filipinos excelling in sports. Mm-hmm. So, tatlo po silang bisita natin. Kanya-kanya, lahat sila nag-excel sa kanilang respective sports. Ang first natin ay kasama rin siya sa ito yung sports ng Philippine AZKALS. Okay, ang first guest natin, siya po ang Vice President ng Pinoy Football Club. Tumating po siya dito May of last year. Nagkatrabaho po siya dati, or actually on leave daw siya, sabi sa akin, na 1 year leave. Nagkatrabaho siya as teacher and administrator sa De La Salle, Sobel. So coach po siya doon ng football team since 1999. Dito po nag-work siya, is currently with the Philippine School. Coach and trainer po siya dito sa school na ito. At naglaro pa siya ng football sa University of Philippines sa Visayas, Iloilo Campus. Nag-started playing football at the age of 8. Ito po yung football or pinasikat po ngayon ng Philippine AZKALS. Siya po ang representative ng local Philippine AZKALS dito po sa Dubai, yung Pinoy Football Club. Good evening, Ashley. Ashley Soquena, diba? Yes. Sige. Good evening, Art. Good evening, Bluebird. Good evening, Ma'am L. Good evening. Good evening to all the listeners of this program, especially to all the Filipinos in the Middle East. Magandang gabi sa inyo lahat. Pati yung mga kasama natin sa club. Yes. And of course, the members, all the members and the officers of the Pinoy Football Club. Art belong. Mm-mm. Ano? Yes. Blue? Naglaro ka na ng ano, ng football kasi sabi member sa club niyo. Oh, kasi sumali na ako doon na first nag-start ako January 13 sa Sapa Park po sila. Kami naglalaro from 2 to 6. He made the choice every Friday. He made the choice. Kasi yung topic natin last week, he made the choice to be healthier this year. Welcome to the show. Yes. Thank you. Maganda talaga 'yon. Okay. So anong kumusta ito? Ano bang ginagawa mo ngayon? I mean, sa club, ano ba ito yung Pinoy Football Club? Pero before you say that, but bumati ka muna sa sarili mong dialect. Oh, dahil marami okay. Nakikinig. Isa na doon si Tito Blue na taga lugar nyo. Okay. Tapos si Merla Bungkasan from Dumaguete. Sige. Okay. So, I'm going to greet in Ilonggo because I'm from Iloilo. Mayong gabi sa inyo tanan ng mga Ilonggo all over the world. Yay! Mabuhi! Tama ba? Mabuhi. Okay, so may tinatanong si Art kanina. Ano, actually, yung Pinoy Football Club, nag 1 year lang siya last January 28. Mm-hmm. Ano? Bakit ganun? Bakit, kasi bakit 1 year lang siya? Sa tagal ng mga Pilipino dito, bakit itong football club 1 year lang? Ay, kasi mga basketball club tatagal, dance club matagal. Bakit? Art, kasi yung mga Filipinos dito na naglalago ng football sa Philippines, medyo sa start, nahihirapan sila maghanap ng mga kasama, ng mga kapwa Pilipino who are playing football. Mm-hmm. So, but then, there are already Filipinos here. There were already Filipinos who are playing football, but not together with fellow Filipinos. So, may makasama kami ngayon, 3, 4, or 5 of them, dati na naglalago, pero makasama nila yung mga ibang lahi. Like the British people, ganun. And then, continue lang sila naglalago. Tapos hanggat sa may napapanood sila ng mga kapwa nilang Pilipino, and they get to know each other, and they decided to put up this Pinoy football club. Actually, ano totoo, kasi naalala ko, I think it was the first quarter of 2007 na kami, mga kasama ko, mga family friends, mga kaibigan, naglalaro kami sa Sapa Park every Monday evening yun, like sina Jojo Sarmiento, Rene Sarmiento, yung mga Facun brothers,
yung mga kakilala ko, naglalaro kami noon eh. Pero tama ka noon eh, wala pa talagang club pa. Kasi. So may mga Filipinos doon, they were playing at Alsafa Park, but they were playing with different groups. Hindi buong Pilipino. Not Filipinos together. Okay, pero ngayon meron na. Meron na. Okay. When you go now to Alsafa now, you can visibly see Filipinos playing there as a club. Wow. Okay. Ikaw, hindi ka lang vice president? Nagtuturo ka pa sa mga kabataan? Yes. Okay. Because, my employment here is teaching also in the Philippine school. Alright. So, actually, I was hired there as a teacher and as a coach. Okay. Nalaman lang nila na I play football. Mm-mm. And then, they asked me if I can coach their football team. Which okay. Which they didn't have. Yes. Tapos, nagkaroon to. You know, are you familiar with FISA? This Filipinos in Intersport Athletic Association. So, this dito, is a sports competition among Filipino schools in UAE. Alright. So, may football doon. But before, hindi kasali yung TPS kasi they didn't have the team. But so, now, this year, we already have. Ano, kamusta naman sila? Are they ready for this? Ang kanilang frame of mind ba, kaya nila na sumama sa isang o sumabak sa ganitong... Yeah, meron naman kasi we have students naman na galing pa sa Philippines, naglalago ng football. Okay. I'd like to know, Ashley, pwede ka naman maging basketballista tulad ng ibang tao dyan, no? Oh. Nasikat na sikat sa Pilipinas. Oo. Yeah. Bakit football ang pinili mo? First, because I was born in a football town. Okay. Iloilo is a football place. Mm-hmm. No? So, parang influence of the mga elders and you get to have your idols. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, you're the first love of your sports life is football. Okay. Tapos, na-follow up yung naging varsity ka, hanggat sa college mo. Tapos, when you go out in your profession, you meet professional people, also football players. Mm-hmm. So, there's continuity. Mm-hmm. But I also play basketball. Anong difference sa basketball and other sports pag pinag-usapan ng soccer or football? Football talaga is malaking difference compared to other basketball at other sports, no? One thing is because of the composition of the team. Okay. Football is players, composed of 11 players. Okay. So teamwork is very necessary. Mm-hmm. Okay, so it's so hard to gel inside the pitch while playing with 10 other co-teammates. Okay. Unlike in badminton, the highest number of players, 2. Okay. Yeah, so, basketball, 5. Mm-mm. So, more challenging yung football. Mm-hmm. Plus the fact that you are using your feet, not your hands. Sa dribbling, yeah. Diba? So, plus the head. Pag nag-touch sa hands mo, sa arms mo, it's a foul. It's a violation. So, you're going to learn the skills, really, for you to play. Do you need to have long legs para mas effective ka dito or magaling ka? No. When it comes to physical aspect of a person, there's no advantage in football. Kahit maliit ka. See, there's no height advantage. There is no body build advantage. So, what do you need to have? To have the skills and the endurance to finish, especially if 11-a-side. 11-a-side is what? It's being played in 2 halves with 45 minutes per half. So that's 90 minutes of what? Of kicking, of running, of, passing. Ikaw ba sa edad mo, wag natin sabihin kung how old ka ngayon, pero... He's so young. Very young. He's very young. Ngayon, sa edad mo ba, kaya mo ba itong dalawang 45, full game, 45-45 to 1 or 30 minutes? Honestly, Art, hindi na siguro kaya. Hindi na. So, 45 minutes lang. 45, no. Not even. The tournaments that I'm joining here now in Dubai, 7-a-side. And ilang minutes like 15 minutes. Each half, di ba? Yeah, each half. And you don't even last down the first half. May mga substitution yon. Okay, okay. So, medyo may age factor na rin. Pero kaya pa, no? Kaya pa. Fight ba? Fight pa. Yung, bago tayo mag-break, actually, darating nga yung Philippine AZKALS mamayang 11 o'clock. So, kung ma-bless tayo on time, baka makausap pa natin isa sa mga players or yung coach. Malaking tulong ba ng Philippine AZKALS sa pag-promote or pagsisikat ng football? Yeah, obviously, Art. Because ang football kasi matagal na yan sa Philippines eh. Totoo yan. So, matagal na yan sa Philippines. Like ikaw nga daw, nag-start ka lang play at the age of 8 eh. Yeah. Tapos, ang football, nakikilala siya in places na kung saan sikat yung football. Mm-hmm. What are these? Like Iloilo, like Bacolod, like Davao, like some places in Mindanao.